Yo, what's up mga idol? Sweet Trick Bottle Vlog here and welcome back to my channel. Ginagawa ako sa ilalim. So, for today mga idol ay yun na, dumating na yung cherry. So yun, for today mga idol is yun nga, magpapalit tayo ng lens kung natatandaan nyo yung previous video ko. Nung nagre-unboxing na yun ng Cherry Action Cam. So sinabi ko doon na magpapalit ako ng lens ano, kasi ang issue ngayon nitong si Cherry Action Cam Explorer is madilaw na yung quality ng camera niya o yung video no. So siguro may problema na dito yung lens kasi syempre matagal na din siguro na stuck sa bahay no. So yung stuck doon sa taguan, hindi nagagamit. So yun yung naging issue niya, medyo nanilaw na yung quality ng video no. So yun, dumating na nga yung lens ng GoPro Hero 4. So yung ito yung replacement ng lens na. So tara mga idol, samahan niyo akong palitan tong lens na to. Tapos lagay ko na lang mamaya kung ano yung magiging result ng quality ng video gamit yung lens ng GoPro. So tara mga idol. So, ito na nga mga idol, yung camera, no? So, start na tayo sa pagpapalit ng lens nitong Cherry Action Cam Explorer. So, bago yun, ito, pakita ko sa inyo yung, ano, yung sa Lazada na dumating. Yan, ito na yung replacement ng lens. Lens ng GoPro Hero 4. So, tara, saan ko muna ito? So, ang tools na gagamitin ko dito is ito. So, nalimutan ko kung yung tabog dito eh. Basta yung pangkot-kot sa koko. Pero bago ko naman ito gamitin is nilagyan ko na siyang alcohol para malinis. Yes, tapos ito din yung gagamitin nating pangkot-kot dun sa glue na nakadikit dun sa lens. Kasi yung pinaka-thread niya is may glue. So, tatanggalin natin yun para maikot natin tong lens. Wow, palas. So yan, nakabubble wrap siya. So safe na safe yung lens niya. So ito siya. So yan, ito yung lens ng GoPro Hero 4. So yan. So ito, ito siya. So medyo, ito, meron pa siyang rubber. Ito naman, tatanggalin muna natin yung kanyang ano, front case. So, ito naman dito. So, dito, tatanggalin muna natin itong housing na ito. Ito naman dito. So, ito yung pinaka-cover ng lens para hindi siya umuga. Ayun, so, tanggalin ko lang ito. So yan. So dito sa part na to, yan, umuuga na siya kasi nawala na yung pinaka screw dun, yung kinakabitan ng tornilyo, kaya lumuwag, pero okay naman yun. So ito na lang talaga nagpapatibay sa ano. Ayan. So dito, yun, kukutkutin lang dito yung glue na nakadikit. So may glue yun dito. Ayan, hindi mag-focus. Yung basta dito sa part na to, naka-glue yan. So yan yung kukot-kutin para matanggal yung nakadikit na glue para maikot natin siya, itong lens na to. So ito, nakukot ko na siya. So gagawin ko na lang is ikutin na lang natin pakaliwa. So pagano'n, pag gano'n yung ikot pakaliwa na. So press lang natin ganyan tapos ikot lang dahan-dahan. So yan. Ito yung stock ng Cherry Action Cam Explorer. So makikita niyo yung pinagkaiba ng lens ng GoPro at saka ng Cherry Action Cam. So yan. Dito sa GoPro bilog siya. Yan, yung bilog. So dito square naman yung pinaka yun, yung parang salamin na yun. Baba ko lang minute.
So dito naman sa ibabaw yung mismong length, so halos same lang naman sila. Ayan, nakaumbok pareho. Pero itong sa GoPro mas makapal siya. Ito yung pinaka coated niya dito. Ayan, compare dito sa stock ng Cherry Action Cam Explorer. Ayan, ito nyo naman. So dito ang gagawin naman natin is titimplahin natin siya. Tamang titimplahin. So bago natin ito ikabit, ayan, buhay na natin. Nandahin na. So, ito nyo malabo. Ayan. So, ito titimplahin natin siya. Ayan. Kabitin natin ah. So, ito lang ulit natin. So, dito. Dito natin siya titimplahin kasi malabo siya. Ayan. Hintayin natin siya lumino. So, ikot lang. Ikot lang natin ang ikot. So, ito nyo malabo pa. Ayan. Ikot lang natin ganyan. So, titimplahin lang natin siya hanggang sa maglinaw na yung ano yung lens. So, ayan, malabo pa din. So, lang. So, ayan, malinaw na siya. So, hindi na siya blur. So, ang pinaganda nitong ano GoPro na lens, pang GoPro Hero 4 na lens is sobrang linaw niya ngayon. Hindi na siya masyadong naninilaw. Pero okay din naman yung quality nitong ano, Cherry Action Cam Explorer na lens, yung stock niya. Malinaw din sobra. Kaso ibang-iba yung quality dito sa pang GoPro ano. So sobrang linaw niya. Tapos nag-wider yung sa screen. Yun. Mas wider siya. Compare dito. So yan, natakpan ko na. So pwede nyo naman lagyan na lang ulit ng blue para mas matibay. So ako hindi ko nalalagyan kasi meron naman siyang ganito pinaka cover niya para hindi magalaw yung lens. Okay. Tapos balik na lang ulit natin yung front piece. So yung mga idol, lalagay ko na lang yung sample video niya, yung quality ng GoPro Hero 4 na lens compared dun sa Cherry Action Cam Explorer, kung ano nga ba yung difference nila. So ano yung in-improve after natin mapalitan ng lens na pang GoPro ano. So check nyo na lang. So, itong Cherry Action Cam Explorer halos same lang din sila ng SJ Cam 4000 Air. Yun. So kung gusto din magpalit, so yan, nilagay ko na lang sa description yung link ng Lazada, in-orderan ko ng lens. So check nyo na lang dun para kung gusto nyo din magpalit, kung may meron man kayong katulad nito na Cherry Action Cam Explorer o kaya SJ Cam 4000 Air, so yun, palit na lang din kayo. Click nyo na lang din yung yung link sa description. So ayun mga idol, dito ko na lang ulit tatapusin. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagpapalit nitong lens nitong Cherry Action Cam Explorer. At maraming maraming salamat kung umabot ko dito sa point na to. Thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang manotify sa mga bagong videos na i-upload ko. So thank you for watching mga idol. See you next vlog. Stay safe. Switch it, Motovlog signing out. Peace.